Ito na yung kanina. Sleeve. Oh, tapos pinalitan ng bearing. Yung ano na, yung magnetic na sunog. Saan? Tapos walang spare. Yan, nirewind ko na lang. Oh, ito yung ano, ito yung dati. Ito yung dati. Yun, nirewind. Pag-abot mo lahat dito pa, pag-abot. Yun yung magnetic. Number 21. Oh, ito yun. Wala kasing basta-basta mabibiling yung spare nito eh. Kaya ginawa na lang ng paraan, ni-rewind. Parang bago din uli. Ayan, ganyan. Tapos in-epoxy uli. Kaya ito na. Kaya kung sisir sa iba na punta, wala, mapipilita na palitan. Kaya ito, nagawaan pa namin ng paraan. Yan, binabalik na. Yung pinakasarla rin talaga nito, bearing. Saka nasa bearing talaga ang buhay ng compressor. Para hindi masira yung magnetic. Ayan. Kaya wala na siyang contact. Kaya nirewind na lang ulit. Basta wag lang po sa mechanical, magagawan po natin ang paraan yung compressor. Tinurno po to buo, hindi po tinanggal dyan. Kasi pag tinanggal to, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng leak. Wala kasing pyesa, kaya dapat ganun, buo na lang to turnuhin. Testing mo na muna. Lagay mo ng grasa. Nakaligtas si Sir sa 25,000. Mahal na. 25,000. Hindi, lahat-lahat na yun, Sir. Pero mayroon mura niya, kaya alam, mayroon lumaban doon. Yung class B. Yan, binabalik na po yung pulley. Yun. Diba kanina, Sir, sumasayaw to? Oh, ayan, wala. Walang kaano-ano yan. Kaya once na gumalaw po ito, aabuti na yung magnetic. Dito, magnetic. Kaya once na tamaan dyan, iinit na, masusunog na yung magnetic. Kaya ganun po yung nangyari dyan. Yun. Nawala ni spacer. Medyo mano na ang clearance. Okay, mano na. Malaki na rin ang clearance. Meron pa. Oh.
Yun. Kanina. Kanin mo papapalto. Yung malaki na po yung clearance niya, kaya binawasan ng spacer. Po yung spacer niya. Kaya yung manipis na lang ibabalik. Ano kaya? Malaki, malaki. Check, check. Uy. Ayan, isang manipis na lang ang ano niya, spacer. Balik na po yung original na terminal nito. Pakilagyan mo na lang ng ano ni spaghetti. Wala. Yan. Gunting na siling. Ang ganyan. Nakakulay kasi. Yung itim, yung itim. Masyado atang malaki yan, yung itim nila. Yan. Pwede ka pa ano na yan, diesel doon? Pwede nga yung... Ha? Ubus na yung diesel. Sa? Ayan, ito yun. Ito? Ay, diba, sakit na yun. Saan? Ay! Pwede! Okay, ano, masalinan. Pakitulungan mo. Ang buta dito na lang. Oo, sige. Haba naman ata. Ano nga ba? Putulin mo na yung sagat mo. Sagat, alisin mo yan para walang sasabit. Yun. Haba naman na yung ata, Noy. Haba, Noy. Patiin mo lang yan. Lalagyan po ng insulation spaghetti para sure na hindi magkakaroon ng ground. Pinaka-ground niya na lang talaga sa terminal. Baliktad, baliktad.
yung naging muna yung spaghetti. Malaki. Yan, para sure. Lang grounded. Yan lang sa baba. Da. Yan, meron dyan. Yung mga pinilipit. Charge po ng pag-oil para sigurado. Dito po yan nakakabit. Yan po naka-install yan. Papalik na po namin sa ilalim. Iyon po iyon. Sakali mong po nagkaroon ng ganitong problema sa Kenyo, sabihin sa iyo ng Nisha na papalitan na ng compressor, eh sa amin po nagagawang pa namin ng paraan dito lang po sa Royce, kasi malaki-laking pera pag ganun kaagad ang sasabihin na ano, palit kaagad. Pero yan po ang talagang salary, hindi ring. Pag nagkaroon po kasi ng problema ang bearing, ang kasunod po magnetic na. Tapos, yung pinakaliig niya, ang bearing, aalog na. Tapos, masusunog po yung magnetic. Kaya yun, kaya ganun ang nangyari. Nasunog po yung magnetic, sira yung bearing. Kaya mabuti, may nagawa pa po ng paraan na paturno. Yun. Nakaligtas si sir sa palit ng compressor. Yun na po, binabalik na po ng mga bata ko.
na lang po yung vlog ko. Sa susunod na lang po. Paki-subscribe na lang po sa YouTube channel ko. Thank you po. Maraming salamat. God bless.